So yun, good day, good vibes mga kaotats. Ngayon gagawa tayo ng sarili nating mix ng pang gagamitin natin for black and gray OPEC. So tara, samahan niyo ako. Manufacturing date niya is October 2019. Ang expiration date niya is October 2024. So, before pa siguro mag-expire tong solution na to is ubus na natin yung magagawa natin ng mix, no? Kasi lagi rin naman tayong gumagawa ng black and gray. So, yun. Tapos, pangalawa sa gagamitin natin, syempre, Dynamic Ink from USA. Made in USA to. Sobrang trusted tong ink na to, worldwide ginagamit yung ink na to. Tapos, gagamitin siguro natin na pang mix na white is, sa akin siguro ito ang gagamitin ko, Eternal. Yung doon sa pinanood ko is Star Bright. Siguro yun yung pwedeng sponsor niya na kasi yun, kasi mataas na artist na siya eh. So, siguro sponsor niya ang Star Bright. So, yun yung ginamit niya. But for me, today, gagamitin ko is Eternal Ink. Tapos, gagamit pala ako guys. Ito, dati gumagamit ako ng Star Bright. Parehong 4 ounce to. Parehong 4 ounce, magkaiba lang yung pagkakagawa ng containers niya. Pero parehong 4 ounce. Tapos ito guys, makikita nyo. Gumagamit na rin ako before ng Star Bright. Yun nga lang mas... May mga pinanood pa rin naman ako. Yan, may mga pinanood, may mga research akong ginawa na kukonsider ko na upgrade din sa mga gamitan ko yon, na ba't ako nag-switch from Star Bright to Eternal, sa lalo sa finished product. Yan, siguro personal opinion ko lang. Ang Star Bright kasi mas malabnaw siya. Mas malabnaw to gamitin. And mas madali siya ipasok sa skin.
But the thing is, ang hindi ko sa kanya nagustuhan, personal opinion ko lang po guys, na kapag nag-heal yung gawa ko, medyo naninilaw yung puti or minsan nawawala. So, madali nga siyang ipasok pero yun yung nagiging effect sa finished product niya. Yun ay base lamang sa own opinion ko guys lang. So, gagamitin natin itong empty container niya as container ng mga gagawa natin na mix. Yun. Tapos, ito, kailangan din ko din itong container na to. Ito is container ng Intense Snow White Mixing. Mixing white lang to before. Ginagamit ko ito pang mix pero naubos na. So, gagamitin ko itong container niya kasi kailangan ko yung eksaktong sukat ng half ounce. So, yun guys. Then, ito pa. Ito partner to ng sodium chloride. Ito yung gagamitin natin pambutas. Pambutas sa ibabaw niya. So, ito yung sterile din to. Yan. Set din siya eh. So, ito yung mga ginagamit for dextrose. Pero, kakailanganin lang natin is yung pinakamalaking part niya is yung pambutas lang dito. So, yun lang yung kakailanganin ko sa kanya. Then, yun lang guys yung mga kailangan gamitin. So, ayos ko lang din. Set na tayo. So, yun guys. Ang pinakauna ko sigurong gagawin is bubuksan ko to. Yan. Dahil, isa lang ang container natin neto. So, bale, gagamitin ko rin siguro to for black pero unahin ko na yung white para hindi ma-contaminate. Ugasan ko lang muna siya, no? So yun guys, pinakauna ko sigurong gagawin is ito yung magiging container natin. So gagawin natin una is lalagyan natin to. Bali dun sa sukat na ginawa nung artist na pina-follow natin is ang ginawa niya is 8 ounce, guys. 8 ounce yung ginawa niya. Pero sa atin, as trial mixture lang to. Kumbaga, hindi naman natin to gagamitin na as is na. Ito na, sigurado na. It's just subok lang, kumbaga. So, ang gagamitin natin is 4 ounce lang muna. Kalahati lang ng mixture niya. So, at kung ano man yung tinuro niya na mix niya sa 8 ounce, gagawin lang natin sa 4 ounce. So, bali dun sa 8 ounce na mix niya, ang ni-require niya dun is half ounce ng white. So ang gagawin natin is half ounce pa ng half ounce. So yun yung gagawin natin. So tulad nga ng sabi ko, gagamitin lang natin tong container na to para maging sukatan. So yan, sukat natin yung half ounce ng white. So lalagay natin dito sa main container natin. And yan, so nalagay na natin yung half ounce natin ng white. Then ang sabi niya dun sa mixture niya naman is dapat sa mix niya kasi 8 ounce ang na-require niya is not more than 1 ounce of black. So dahil kalahati is kakalahatiin din natin. So not more than half ounce ng black naman ang gagawin natin. Lagay na ulit natin siya sa main container natin. So may mix na tayo doon ng may mixture na tayo dito ng
itim at puti. So, yan. And ngayon naman, guys, dito tayo. So ito guys, set to na binigay sa akin kasi walang nabibiling pambutas na maliit. So figure out ko lang kung paano to tatanggalin na. So, ito lang dapat yung kailangan. Ito lang dapat yung kailangan natin eh. Try ko kung maalis ah. Pero mukhang hindi eh. So paano ba? Hindi ko alam eh. Siguro guys, guguntingin ko na lang dito. Ayan, kasi hindi ko maalis to eh. So guguntingin ko na lang. Ayan. So tabi muna natin to. Ayan, tabi muna natin. Ayan, ito. Yung kapi, ito kasi yung dulo na ito. Ito kasi yung pambutas natin dito eh. Bali ito may guide na. May guide na to dito. Butasan lang natin. Medyo hindi siya madali. So yun. So, ang instruction is pupunuin lang natin to ng sodium chloride. Ayan. So takpan natin then i-mix natin guys. So dito pa lang nakikita ko gray na talaga siya. So ayan. So yan guys, makikita nyo gray na gray siya. So tatry ko saglit dito sa ano ko, sa tissue kung ano pa yung itsura nya. So ayun guys, mukhang na-achieve natin yung gray na itsura nya. So syempre hindi lang siya nag-stay sa isang mix na to. So papakita ko rin sa inyo kung paano siya nagmi-mix ng sa ink cups niya. And yun guys, huwag yung kakalimutan syempre, pinakahuli. Linisan muna natin yung bottle na to. Linisan natin siya ng alcohol para mawala yung mga dumi niya na nailagay natin habang gumagawa tayo ng mix natin. Para linis-kinis ba? So yun guys, may sarili na tayong mix ng gray. Ayan. Sarili na tayong mixture ng gray. Ayan. Kita nyo, gray na gray sya. Ayan. So yun. Then, paano ba sya mag-set ng ink cups nya? So guys, papakita ko rin kung paano sya, yung tinuro nya na set ng gray wash nya. So yun guys,
ang turo nun dun sa mix niya, yung paano siya mag-table setup ng gray wash niya is, ang ginagawa niya is, pinupuno niya to ng solid block. Yan. Ito, pinupuno niya to ng solid block, itong first na container. Then, yung second container naman natin is, pinupuno naman niya ng yung premix niya na gray, itong opaque gray na to. Yun ang pinupuno niya dito. So, dito naman sa third is, itong sineset niya dito is yung white wash. Half ng container is pupunuin niya ng white, then yung half niya is yung ginagamit niya for white wash is yung ito, sodium chloride din ang pinang-mimix niya. So, sa set na to guys, wala na ang witch hazel. Wala na sa mixture natin ng witch hazel. Kumbaga, ibang setup na kasi to eh. So, yun. Ang ginagamit niya for white wash na pang-mix is kalahating white, then kalahating sodium chloride. Then, para sa 2 bottles na to is pupunuin niya lang to ng dalawang sodium chloride. So, yun. Pang-mix niya na siguro yun. Then, for the last cup, ito na yung pinaka-solid white natin for highlights. So, ganun yung mixture niya, guys. Na, ganun niya i-mix yung mga ink cups niya. So, itong mix na to, gagamitin natin to for the future clients natin. Yan. So, itatry natin to. Then, after ko siguro makapagtato is, kakamustahin ko yung client ko kung ano bang magiging outcome nito. So, yun guys, sana umi-effect din sa akin at maging productive ako sa mix na to. And, salamat. So, yun guys, tapos na tayo sa paggawa nung opaque gray natin na set. So, maraming salamat dahil nandyan pa rin kayo nanonood. And, thank you sa mga patuloy na nanonood sa mga vlogs ko. And, please like, share, and comment ka na rin kung ano pa ba yung mga gusto mong pag-usapan natin. So, ayun. May nag-PM pala sa akin, nagpapa-shoutout. Yan. Shoutout kay Pops Beans from Detroit. Yan. Client ko siya before, then ngayon nanonood siya sa mga vlog ko. Nagpapa-shoutout. Pops, shoutout. Ikaw pa lang ang pinakaunang nagpa-shoutout sa akin. So, kamusta ka dyan? Stay safe at ingat ka. God bless. Pati sa family mo, Pops. Yan. And kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit that notification bell para every time na may bago tayong video na lalabas is ma-notify ka agad. Then comment na rin kayo kung ano yung mga gusto nyo mapag-usapan regarding sa ginagawa ko sa tattoo and kung ano pa yung mga gusto nyo pag-usapan at malaman. And yun, stay safe guys, God bless, good day, good vibes.